Ayun po, good morning guys. Good morning to each and everyone. By the way po, this is Oxy TV guys. Ang vlog po natin ngayon is about po MikroTik configuration. Ito sa MikroTik guys is naka-PPU na po siya guys, PPU server. Yan po is ano po to, MikroTik 7.5 hex po siya guys. Yan po guys, may hinda na po akong ano po dito, konting tutorial lang po guys. May hinanda na po tayo. Ayan kung makikita po natin guys is naka-PPU server na po, naka-PPU na po to si MikroTik. Nasa LAN 1, LAN 4 at LAN 5 po siya. Ethernet 5 at Ethernet 4. Bali guys, naka-1-1 lang po to. Only naka-bridge po siya. Dalawang bridge po guys, LAN at saka PPU. Okay, paano ba ginawa yan? Okay guys, dito po tayo sa ating interface guys. Dapat guys, may handa na po kayong mga internet port, internet. Tulad sa po sa akin is may nakahanda na po kayong internet. By the way po, balik po tayo. Papangalanan nyo po guys, itong si ISP LAND. Kung gusto nyo pong setup na to guys, is ganitong setup, okay na po yan. So, bali, dalawang port yung PPOA po natin. At saka po guys, naka-bridge na po tayo guys ha. May bridging na po tayo. LAN at saka PPOE. Yan po, naka-bridge. Dito sa port po guys, assign po natin bawat port, assign po natin through bridging. Halimbawa po, nag-assign po tayo, add tayo ng plus, paano ba mag-assign? Yan po, plus lang po, and then, example, PPOE, pagkatapos po guys, dito sa bridge. Yan po guys. Hindi muna natin to gagalawin guys, no? Naka-configure na po to. Okay. Next po nating ipapaliwala guys, ito po si ano, si PPOE, paano ba gumawa niya? By the way po, wala po is punta po tayo ng DHCP client. Doon sa DHCP client guys, mag-add lang po tayo guys, hanapin lang po natin si ISP 1, si ISP yung dito po sa interface. Yan po, ISP. Ano po yan si ISP guys? Siya po yung responsable po ng internet provider po natin, yung internet po natin. ISP 1, din yes lang po natin. Then click apply and then yan guys, magbabounce po yan guys. Pagkatapos po niya guys, punta po tayo ng IP, then DHCP server po guys. Dito po sa DHCP server guys, setup pa lang po dahil DHCP server, DHCP setup, LAN guys, setup po natin yung LAN. By the way, bago po natin makalimutan po guys, punta tayo ng addresses. Yan po addresses, gawa po tayo ng address po dito. Huwag natin kalimutan guys, si PPOE guys, hindi po hindi natin gawa ng po address. Ito po guys is si PPOE na po mismo na gumawa ng po niyang address. Ang gawan po natin ng address guys is ito lang po, si LAN. Huwag po natin gawa ng addresses, isa lang po ang gawin natin dito, si LAN lang po guys. Siya lang po talaga, itong dalawa is huwag na. Si ano lang po yung magbabahala sa inyo, si PPOE at saka si ISP po. Siya na pong bahala sa inyo. Okay guys, bago po tayo pumunta guys, bago po tayo gumawa ng ISP server, PPOE server guys, punta po tayo ng IP, and then pool. Dito sa pool guys, dito tayo gagawa ng mga corresponding IP address. Okay, ulitin ko po, corresponding IP address. Dapat tayo, actually guys, si DHCP pool guys, siya na po yung mismong gagawa ng address. Kumbaga, yung PPOE po guys, is ganito po yung guys. Ganyan lang po yung ni PPOE. Then apply, then okay. Next po guys, is punta po tayo ng PPP. Dito po sa PPP guys, may nakaanda na ko anong mga account guys, naka-burst account po ito. Dito po sa secret guys, ayan po, may nakaanda na po yan. So, wait lang. Sa PPOE server guys, is ganito lang yung gawin nyo guys, pangalanan nyo, PPOE. Then, saan po naka-interface guys? Di ba guys, dito nakita po natin? Naka-bridge po siya, bridge PPOE. Dapat interface mo is bridge PPOE po guys. Huwag si LAN. And then, check one session per host. MacHook, check mo yan na. Check mo to one session per host. And then apply, then okay. Pagkatapos po guys, gawa po tayo ng profile. Dito sa profile guys, gawa po tayo ng 5 Mbps. Ito si local address guys, ito po yung ginawa mo dito sa pool. Yan, dyan sa pool. Kung makikita mo dyan guys, dyan sa pool guys, yan po yung ginagawa mo.
Dito po sa local address. Siyempre, remote address si PPUE na po. Yan, PPUE guys. Kung nalaman mo dito guys, mayroon po ditong PPUE yan po sa pool. PPUE address. Diyan po sa pool po natin nilalagay guys. Then apply. I'm sorry. Pagkatapos po ng limit guys, punta ka ng protocol. Use encryption, yes. Then limit. Dito po guys is naka-burst limit po tayo. By the way po guys, lagay ko po sa description below kung ano po mong pang-burst limit para po copy-paste lang po natin sa ating mga microtik. Yan po. Naka-burst limit na po tayo. By the way na po, salamat po ako sa videong ito. Guys, sir. Wait lang po guys ha. Hanapin ko yung si sir. Nais ko lang magpasalamat ko muna kay sir. Sa kanya ko to na ano guys eh. Nakuha guys. Okay. Wait lang po guys ha. Sa kanya ko to nakuha guys. Ganyan po natin para makapipaste po natin yung title. Ayan po. Pasensya na po sa aso guys ha. May mga aso po dito. Pasensya na po. Feel more. Speak test. Ayan po guys. Nais ko lang po magpasalamat kay Ma Sir Pelmore Gangano. Sir, thank you sir sa video mo sir at saka sa tawag nito guys sir. Thank you po so much sir sa video at saka sa microtik configuration. Maraming salamat po. Nasunod ko po lahat yung mga ano mo sir. Din share lang po natin sir. Okay. Back po tayo guys. Back to reality po tayo. Sana po tayo dito na po sa burst limit. Yan po sa burst limit guys. By the way guys, lagay ko po to sa description below. Lagay ko yung burst limit na yan. Madali lang po to guys no. So susunod po natin. Yan po 10 Mbps, 20 Mbps, 15 Mbps. Lagay ko yan lahat po sa description po natin guys. Ang makagandahan nito guys is ganito po. Pasensya na po sa mga aso guys ha. Bawat po ano po natin is nilagyan po natin ng script. Yan po yung script po natin. Halimbawa po guys, ito may active connection po ako dito. Halimbawa po guys, yan po. 30 days guys, every 30 days guys, punta po tayo ng system. Dito sa system may scheduler guys, may scheduler na maglalagay dyan. Halimbawa guys, ito po, si, yan po guys no, copy paste po natin, and then, copy paste natin yung terminal. Paste, enter. So nakita natin guys is undisconnected na po siya guys. Connected po natin. Ayan, connected po siya guys pero wala po yung internet. Yan po. So wala po yung internet guys. Yan po guys, so na kung nakita natin is no internet. Bakit po? Kasi pasensyahan po talaga, marami itong asar dito guys. Bakit po wala internet? Kasi naka-unpeed na po siya guys. Kung makikita po natin dito sa profile po niya, sa secret po niya guys, unpeed. So, paano ba gumawa ng unpeed? Yun po. Yun po ang tanong, paano pa gumawa ng unpeed? Dito po ako nahirapan, guys. Kasi nung una gumawa po ako, kung napansin nyo po dito, guys, dito sa routes po natin, dito sa pool, may unpeed po tayo. Pero, guys, napansin ko, pag nilagyan mo talaga ng IP address, guys, wala po talaga. Wala pong mangyari. Instead na wala po siyang internet si client, mayroon pong internet talaga si client. So, ang ginawa ko po, guys, is ganito. Gumawa po ako ng profile, guys, na walang local address. Diretso lang po, remote address to PPUE. Wala po siyang local address. Naka-unpeed lang po. And then, wala po siyang limit. Then, yung parent queue niya, guys, is naka-bandwidth. Total PPUE bandwidth lang po. Then, sa script, yan po ang nilagay ko sa script. Unpeed po. So, by the way, ilagay ko naman po sa description bureau. So, yan po guys, no? So, paano ba natin ibalik yung internet? Halimbawa, tatawag na po si client sa'yo, walang pong internet. Sabihin nun lang, ma'am,